Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Peachy. I-share ko lang po sa inyo ang very simple recipe ng scrambled eggs with tuna. Ito po yung mga ingredients natin. Meron tayong tatlong pirasong itlog. Ayan. And then, meron tayong dalawang cans ng tuna, yung maliliit lang. O, 80 grams. Ayun siya. And then, lalagyan natin ng konting crushed black pepper. And then, some aromat or magic sarap, or you can use salt also. And then, extra virgin olive oil. Half onion slice. And then, chopped parsley. O, diba? May konting English tayo. Ngayon, yung gagawin natin, una, yung oil ng tuna, lalagay lang natin dun sa igigisa nating sibuyas kasi sayang naman. Tapos, handa ka lang ng bowl or yung pinggan. Wala kasi kami yung bowl na medyo ano eh, yung pang sausawan ba? Kaya dyan ko na lang minix. And then, yan na yung second can natin. Ngayon, nilagay ko ulit yung oil niya. Kasi olive oil naman daw yan. And then, lalagay natin yung tuna again. Doon sa may, ano, sa may pinggan. Ayan. Tapos, sisimutin talaga para walang masayang. Ayan. So, after nung tuna, ilalagay na natin yung iba pang mga sangkap niya. Lalagyan natin ng aromat or magic sarap or salt. Yung salt po, tansya-tansyahin nyo. Lagi po sinasabi. Kasi syempre, mas maalat siya kaysa dito sa ginagamit kong aromat. Ayan. So, lalagyan ko lang ng half teaspoon since yung tuna naman po ay medyo may lasa na, di ba? Kaya yun, para hindi po masyadong umalat. Pero, syempre, depende yan sa panlasa ninyo. Ngayon, after nung aromat, lalagay na rin natin yung crushed black pepper. Or kung gusto nyo naman, yung black pepper powder. Nasa inyo po yun. Ayan, siguro mga ano lang talaga, yung tama lang para naman hindi umanghang yung scrambled eggs natin with tuna. Ayan, pero gaya ng lagi kong sinasabi, flexible tayo. Kayo pong bahala sa sarili nyong niluluto, diba? Nagtataray. Kaya yun, sino bang umaaway sa akin? Ngayon, ilalagay na rin natin yung chopped fresh parsley natin. Pwede din po kayo gumamit ng green onions. Ayan, kung gusto nyo, kung wala po kayong parsley. Ayan, so ngayon, hahaluin lang natin para maging equal lang yung ano niya, no? Para maging pantay-pantay. Ngayon, lalagay na natin yon tatlo nating pirasong itlog. Ayan, so, isa. Tapos yung pangalawang itlog. Ayan. And then, yung pangatlong itlog. Ayan, so, kasama yung pangatlong itlog, o diba? Ngayon, haluin lang natin sila ng mabuti. Ayan, so kita nyo, pahirapan kasi nga wala nga akong ano, yung isang bowl ko naman medyo masyadong malaki siya. Kaya yun, tsaka ang bigat-bigat, kaya dyan ko na lang talaga pinagkasya. Ngayon, pinainit natin yung kawali, dadagdagan lang natin talaga ng konting extra virgin olive oil. Or kahit naman yung regular oil, yung mga minolang ganun, pwedeng-pwede yun. Ayan, so gigisa lang natin ng mabuti. Igigisa lang ng mabuti yung sibuyas hanggang sa humalimuyak lang. Yung maganda yung pagkaluto niya. Ayan, so, ngayon, pagka maging okay na yan siya, hiwa-hiwalay daw. Kanangkuan ba, katag-katagag tarong, sa muka ni Musik Tagalog, eh. Anuhin nyo, pagkalat-kalatin nyo ng maayos, o saan kayo nakakita ng kinalat na maayos pa. Ewan ko ba? Ay, Diyos ko. Ayan. Tapos nang maayos nyo na yung sibuyas nyo, lagay nyo na yun ng mixture ng tuna at egg. Tapos, again, kalatin nyo lang ng maayos. Katagal ang tarong ba? O, ayan. O, diba? So, ano lang talaga tayo today. Ganyan lang talaga. So, ayan. So, ayusin nyo lang yung pag-ano para makover lahat yung sibuyas. And then, i-adjust nyo yung heat nyo to medium heat lang.
Ayan. And then, para hindi nyo na kailangan pang i-flip yan, takpan nyo lang po. Ayan. So, mga ilang minutes lang, mga 3 to 4 minutes, magiging ready na rin yan siya. Ganun lang siya kadali lutuin. At saka, oy, in fairness, hindi naman sa dahil sa ako ang nagluto, ano, maganda yung result niya. Diba? So, ayan. Tinanggal na natin yung takip. Tapos, maya-maya lang yan, ready na yan siya. Ayan, so, sana may natutunan po kayong isang panibagong at napakadaling recipe mula po sa akin. At hanggang dito na lang po. God bless po sa iyong lahat dyan. Keep safe at saka ingat lagi. Ciao, ciao! Ay, please pala don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!